Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV! Araling Panlipunan. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang konsepto ng bansa, ang Pilipinas bilang isang bansa. Sa araling ito, ating matatalakay at maipapaliwanag ang konsepto ng bansa. Atin ding matutukoy na ang Pilipinas ay isang bansa. Handa ka na ba? Paano mo masasabi na ang isang lugar ay isang bansa? Bakit tinatawag na bansa ang Pilipinas? Ano ba ang kahulugan ng bansa? Ang bansa ay isang komunidad ng mga mamamayan na may isang lahi, kasaysayan, wika, kultura at pamahalaan. Kapag ang isang bansa ay may ganap na kapangyarihan o kalayaan, ito ay tinatawag ding estado. Ang bansa ay maaaring mauri ayon sa lawak ng teritoryong nasasakupan ito. May mga bansang itinuturing na maliit, katamtaman, at malaki. May mga bansang itinuturing na maliit tulad ng Vatican City, Monaco, San Marino, at iba pa. At ito naman ay katamtaman tulad ng Pilipinas, Japan, Italy, Malaysia at marami pang iba. At ang panghuli, itinuturing itong malaki tulad ng China, Canada, USA, Brazil, Australia at marami pang iba. Maaari din namang mauri ang isang bansa ayon sa uri ng kalupaan nito. May mga bansang binubuo ng isang isla tulad ng Taiwan, Sri Lanka, Madagascar, Jamaica, Cuba, Iceland at iba pa. Mayroon din naman mga bansang binubuo ng mga pulo na tinatawag na kapuluan o archipelago tulad ng Pilipinas, Japan, Indonesia, United Kingdom o Britain, New Zealand at iba pa. Ang iba naman ay tinatawag na Tangway o peninsula o bansang may bahagi ng kalupaang nakausli sa tubig tulad ng Korea, India, Spain at Portugal. Ang panghuli ay ang mga bansang kabilang sa mainland continent kung saan ang buong kalupaan ay nasasakop ng kontinenteng kinabibilangan nito. Ang mga halimbawa nito ay ang Vietnam, Cambodia, Thailand, China, Slovakia, Hungary, Bulgaria, at marami pang iba. May mga bansa sa kasalukuyan na maituturing na hindi pa ganap na malaya bagamat ito ay may sarili ng pangalan. Tinatawag na kolonya ang isang bansang sakop ng isa pang malakas na bansa. Kadalasang walang kalayaan o kapangyarihan ang mga kolonyang bansa. May mga bansa namang tinatawag na protectorate. Ang mga bansang ito ay sakop ng ibang malalakas na bansa, kung saan ang mga ito ay tumatanggap ng tulong o proteksyon mula sa bansang sumasakop sa mga ito batay sa nabuong kasunduan. Munting kaalaman. Ang mga bansa sa mundo ay matatagpuan sa mga kontinente ng Asia, Europe, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Africa at Australia. Walang matatagpo ang bansa sa kontinente ng Antarctica dahil ito ay nababalot ng makapal na yelo. Kaya naman, sobrang lamig sa lugar na ito. Upang maging isang ganap na estado, ang bawat bansa ay kinakailangang magtaglay ng sumusunod na mga katangian o elemento. Ito ang tao o mamamayan,
teritoryo, pamahalaan at soberanya. Tao. Ang tao ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo sa populasyon ng bansa. Ang tao ang pangunahing yaman ng bansa. Teritoryo. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito rin ang tinitirahan ng mga tao na pinamumunuan ng pamahalaan. Pamahalaan. Ito ay isang institusyong kumikilos upang isakatuparan ang lahat ng mga naisin ng bansa at ng mamamayan nito. Naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Soberanya. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalang mamahala sa kanyang nasasakupan. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng Estado o bansang mag-utos at pasunurin ang mga tao. Ang soberanya ay may dalawang uri o anyo. Ang soberanyang panloob o internal sovereignty at soberanyang panlabas o external sovereignty. Soberanyang panloob. Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng estadong magpasunod sa lahat ng taong naninirahan sa teritoryong nasasakupan nito. Dito nakasalalay ang kaayusan at kaunlaran ng isang bansa. Kabilang sa nasasakupan nito ang pagpapatupad ng batas, pagbibigay ng paglilingkod sa mga mamamayan, pangangasiwa sa likas na yaman, pagpapanatiling maayos at mapayapa ang bansa, at pagpapanatili ng kalayaan at karapatan ng mga mamamayan. Soberanyang panlabas. Ang kalayaan ng estadong itaguyod ang lahat ng gawain at naisin ng bansa tungkol sa ekonomiya, edukasyon, buwis, hanap buhay at iba pang bagay na tinatayang mag-aambag sa kagalingan ng bansa na hindi pinakikialaman ng ibang bansa. Ito rin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa bansang makipagkasundo o makipag-ugnayan sa ibang bansa. Ang pagkontrol sa mga embahada o embassy na nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas at ang mga Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa na nananatiling sakop ng mga batas sa Pilipinas. Munting kaalaman. Ang pangunahing sagisag ng isang bansa ay ang watawat nito. Ang watawat ng Pilipinas ay hugis parihaba. Sa kaliwang bahagi nito ay makikita ang isang tatsulok. Sa bawat sulok nito ay may bituin na sumasagisag sa tatlong malalaking pangkat ng mga pulo sa bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna nito ay makikita ang isang araw na may walong sinag na sumasagisag sa walong lalawigang unang nag-alsa laban sa mga Espanyol, ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Maynila, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Subalit sa orihinal na dokumento ay hindi nakalista ang Tarlac, bagkus ang probinsya ng Bataan. Tandaan, ang apat na elemento ng isang bansa ay tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Tukuyin kung ang pangungusap ay tama o mali. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Ang bansa ay kinakailangan ng pamahalaan at mamamayan. Ang tamang sagot ay tama.
Ang bansa ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga tao. Ito ay tama. Ang bansa ay matatawag na isang bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento. Ito ay tama. Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak na nasasakop sa isang lugar. Ito ay tama. Soberanya ang tawag sa kapangyarihan ng namamahala sa kanyang nasasakupan. Ito ay tama. Ang bansa ay hindi kinakailangan ng mamamayan. Ito ay mali. Ang mga tao o grupo ng mga tao ay may kanya-kanyang wika, kultura at paniniwala. Ito ay tama. Hindi mahalaga kung ang teritoryo ng isang bansa ay malaki o maliit. Ito ay tama. Ang Pilipinas ay hindi maituturing na isang bansa. Ito ay mali. Tukuyin ang inihingi sa bawat pangungusap. Ang wikang pambansa ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay Filipino. Ang mga bansa sa mundo ay kabilang sa anyong lupang ito. Ang tamang sagot ay kontinente. Ayon sa kalupaan, ang Pilipinas ay isang bansang archipelago. Ayon sa lawak ng kalupaan ng Pilipinas, ito ay mauuri bilang katamtaman. Bansang may ganap na kapangyarihang pamahalaan ang sarili. Ang tamang sagot ay estado.
organisasyong kumikilos upang maipatupad ang mabuting layunin ng bansa at mamamayan. Ito ang pamahalaan. Pangunahing yaman ng isang bansa. Ang tamang sagot ay mamamayan. Soberanyang nagbibigay ng kapangyarihan sa bansang makipag-ugnayan sa ibang bansa. Ito ang soberanyang panlabas. Uri ng soberanyang tumutukoy sa kapangyarihan ng estadong mapasunod ang mga mamamayang nakatira dito. Ito ang soberanyang panloob. Lupang sakop na dumaan sa legal na proseso ang pag-aari ng isang bansa ayon sa batas pandaigdig. Ang tamang sagot ay teritoryo. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.